It's another weekend. Siyempre lalabas kami ng bahay, magpapahangin, pero mayroon kami sasadyain na kailangan namin bilhin base sa aming mga nasagap na balita sa paligid-ligid dito sa may amin. So samahan nyo ako, kasama ko si Miss Bro dito. Baka magtaka kayo, lumulutang yung camera, may kumukuha sa akin, hindi ko naman hawak. So samahan nyo ako, bibili ako ng something na kailangan namin. Alright, so stick around and pakita ko sa inyo kung ano yung kailangan namin bilhin. Hey, kamusta? Mr. Barot here. Another day of vlogging for you guys, and it's a quick content for you na I just thought of, let me share it with you very importantly. Pero bago ko gawin yon, before I do that, let me thank you for all the one those who are watching my videos, especially recently, and then those who have subscribed and liking and comment. So if those people who are sharing this in their other platforms, maraming salamat din. If you haven't subscribed, if you are new to my channel, you can double check my videos, my contents on this channel. And if nagustuhan mo, you can share it. You can subscribe na rin. Click the notification bell para yung susunod, ma-alarmahan kita. And speaking of alarm, okay? Ako, si Miss Barot, went outside of the home, outside of our house today on a weekend. Kasi we have some alarming information that we've got. And ngayon, dito kami sa Canadian Tire because we are buying something very important. Yeah, Canadian Tire. So, samahan niyo kami. Papakita ko sa inyo kung ano bibiling ko. You know what this is? Steering wheel lock. Okay. Kumuha ko ng tama-tama lang. Huwag naman masyadong mahal. Baka pati yung nakawin. Pati yung lock nakawin. Kwento ko sa yung detail. Mamaya, isa pa tayong bibilhin. Dalawa ito bibilhin ko dito sa Canadian Tire. So ito, at saka yung isa. Puntahan natin. Go! Nagtataka siguro kayo, no, ba't kami bibili lang steering wheel lock? No. You know what? For the past, how many years na kami sa sakyan? Since 2019. Yeah, for almost 15 years. 15, siguro magti-20 years na rin akong magkakaroon ng sakyan. First time kong bumili ng ganyang steering wheel lock. And that's for a specific reason, diba? And andito ako sa Canada, Ontario to be specific. So tingnan mo yung isa pa ko pang bibilin. Maalar mo talaga kayo. I am buying baseball bat. Alright? And like what I said, it's alarming. Bakit kami bibili ito ngayon? So, bibili muna ako ito. Madaming pagpipilian. May pambata. Siyempre pang matanda bibili natin. Ito, this will be enough. You think ilang bola ang tatamaan ito? That is kung bola ang papasok sa bahay namin. Piyara muna natin. Saka ako papaliwanag. Kilalang hardware. Halo-halo actually, hindi lang hardware. Ha? Siyempre, ayoko makaingay dito. So, kilala to dito. Canadian Tire ka level lang. Actually, iba eh. Kasi may mga sports stuff dito. Dito ka parang ng Home Depot or Lowe's or Rona. Iba. Home hardware hindi rin. So, Canadian Tire very specific.
may silang little bit of construction stuff, pero may mga sporting, dito ka makakabili ng baseball bat, mga swimming, fishing, pati hunting meron dito. So yun, siyempre pati t-shirt, anak na. Tara, bayaran na natin yun. Hindi naman ang bakay namin dito, kaya nga something very worrying na balitaan namin. So yeah, we have to be prepared. Bad bye din. Ayan, nakapila na kami. Saka nang bibilin. Ito pang ano din, alarming din. Alarming. Hindi na nakakalaba. Wow. Nakakalaba. So, babayad lang kami ng mabilis sa cashier. And then, kwento ko sa inyo kung ano yung nabalitaan namin, ha? Ah, hindi na. Busog pa ako eh. Ayan, oh, Canadian Tire. Dito ginagawa ang tire ng mga Canadian. Saan po tayo? Ando yung parking natin. Ayan. Inaalaw ko kung may Mrs. Barot na mag-hotdog doon. Oh. Yung hotdog stand na yan. Nagbubukas lang yan pag summer. Or pag okay na yung weather, hindi na malamig. So, kaya nakabukas lang. Inaalaw ko eh. Busog pa eh. Kakain lang eh. Okay, so sige. Anong meron? Ba't ako bumili ng bat, baseball bat at ng steering wheel lock? Magandang tanong, malaking concern. That's the way we will address it. Nakakalungkot isipin kasi we never imagined to be buying this stuff while we are here in Canada. Sabi ko nga kanina, may sasakyan ako since 2009, ever since. So that is what? Well, 15 years. For 15 years may sasakyan ako, even may sasakyan kami noon, nung bata pa ako na nasa Pilipinas, may sasakyan ako sa Dubai, may sasakyan nga ako dito. Yung sa Pinas, tsaka sa Dubai, never akong bumili. Kami ng tatay ko, never kami bumili ng security lock for steering wheel. Never. Never din akong nagkaroon ng bat sa loob ng bahay, baseball bat. Now, ngayon lang namin ito na-experience dito. And again, it's alarming for us. Unang-una kami lang dalawa ni Ms. Barurot. And I don't think that's a reason for some stuff to happen. Just because dalawa kami, kahit lima kayo, anim kayo, kung talagang yun ang mangyayari, yun ang mangyayari. Pero what we did, we bought this steering wheel lock, we bought this baseball bat for our safety. Kasi dito sa lugar namin, umabot na ang crime rate is tumataas. And pag sinabi kong umabot na, ibig sabihin, yung crime rates na normally sa big cities mo lang makikita, nandito na sa mga municipality, sa mga towns. And I am sure you are aware, nandito kami sa Cambridge. Madami ng balitang naglabasan. You can look at these links or itong mga headline na ito na nakita ko sa YouTube, sa mga news, sa TV, even sa mga articles, sa mga newspapers. Lahat ng yan, these are legit news outlet na actually totoo, kasi marami na kami nakita mga bago mag-pandemic, which is like earlier kami dumating ng pandemic eh dito. Wala pang ganito, pero nung nangyari yung pandemic, it shoots up. And akala nga namin hindi pa kami aabutin dito, it will take some time na makarating dito yung mga ganung problem sa Cambridge, dito sa municipality na to. Pero here it is, 2024. Madami na ditong nilulooban ng bahay. And hopefully, maurirat din kayo. Aral-aral din ang mga happening dito, mga nangyayari. Madaming carnapping dito. May mga kaibigan kami na nakarnap ang sakyan, hindi na nabawi. Buti may insurance, and insurance hindi naman libre. Tapos, ang kalakaran dito, ibinibenta nila sa third world countries na mas mura. Obviously, libre nila nakuha, tapos mabibenta nila ng mura.
it's still a business. So for us to deter them on getting our car, kasi ito lang naman ang kailangan namin eh. Hindi kami makatravel, hindi kami maging flexible sa trabaho ko, sa trabaho ni Ms. Barurot. Hindi kami makakagalaw pag wala kami sa sakyan. Since nandito kami sa municipality. Nandito kami sa town outside of Toronto. So we bought this steering wheel lock pang deter. Tapos meron din akong biniling baseball bat which around 90. Yung steering wheel lock is nasa $70. So those are for our safety. Again, yung lock para sa sakyan, yung baseball bat para sa loob ng bahay, nandun sa tabi ng higaan ko sa gabi. Para pag merong nagtangka, okay, para pag may nagtangkang bola na pumasok, hahatawin ko ng baseball bat. Siyempre wala namang bolang pumapasok ng kusa. Ibig sabihin, pag may taong pumasok, wala akong ibang choice kundi to defend ourselves, our safety, and defend my home, defend our home. That's our territory, that's our private property. So, to be honest, hindi ko alam kung anong repercussions nun sa amin in terms of legality. Kasi knowing na extremely liberal, extremely left ang law dito about, you know, slap on the hand lang sa mga ganong tao na, to be honest, you know, may mga nabalataan pa nga kami dati na ano eh, kung sino pa yung ninakawan, yung pa ang kinasuhan. At yung mga nagnakaw, wag daw sasaktan kasi human rights daw yon. Wala namang kaming intent na manakit. Pero in case na malagay sa alanganin ang buhay namin, we have our right to defend ourselves. And our properties. Defend and protect our properties. So that means kotse, bahay, yung buhay namin ni Ms. Barurot. So, by saying that, okay, ako, si Ms. Barurot, we are surprised to be telling this to you, to be experiencing this, kasi we have not experienced this sa Pilipinas. Sa Pilipinas, labanan ng suntukan dito, ibang usapan eh. Diba pag may ganyan? So, nakakalungkot isipin na yung Canada, ito na ang nangyayari. We have some theories on why, pero right now it doesn't matter. Kasi right now, priority namin is to protect ourselves. Pero this happened before the pandemic, before all these immigration concerns shoot up and nag-overspill na siya or nag-spill over na siya sa city, kumakalat na sila, which is, ando kami sa paligid ng city eh. Wala kami sa city pero andun lang kami sa paligid. So kumakalat na siya, nandito na ang crime sa may amin. We don't know how far will it go. Pero I'm alarming ourselves kasi it can happen. Pero hindi ako nag-fearmonger. I'm just sharing to you what is happening here. And yes, we are shocked. We are surprised. We are disappointed with what's happening. Pero what can we do? We are here. We're still thankful. Again, we're still thankful we are here in Canada. Pero these things happen, you know. We have to do something about it. All right. So, I don't know what else you want to know more. Since most of you, I believe, still, you know, again, this is nothing to do on discouraging you at all. No, I'm just sharing what's happening here. And if it's happening here already in the municipalities, in the towns outside of Toronto, how much more closer to the center, closer to the downtown? Balibalita din, manoodin kayo ng news, huwag puro vlogger ang panoorin nyo, okay? Para mas completely informed kayo on ano yung data nyo dito. Alright, so from there, uwi na muna kami, ikakabit ko yung steering wheel lock. Magpapahangit pa siguro maya-maya. Pero I just thought of tagging you along habang binili ko yun kasi it's nakakainis, ba't kailangan namin gawin eh? Pero, ano, wala, it's either you do it or not do it. It's either you risk or be safe. Right? So, if you have comments, huwag matakot. Just be ready, be prepared. Lagi yan, ever since. Okay? Sa lahat ng mga vlogs ko dito sa channel ko. So, thank you sa mga nag-subscribe, nag-like, nag-comment, sa patuloy na nanonood, sa pag-share, sa kung saan man platform nyo sinishare yan. Maraming salamat. If you haven't subscribed yet, click the subscribe button.
notification bell, and then watch out for my next video. Hopefully, medyo a little bit of good news in next video. Hopefully, fingers crossed. I'll see you on the next video.